Galing ako sa mahirap na pamilya. Ang tatay ko ay isang karpentero at ang nanay ko naman ay isang labandera. Salat kami sa yaman at sagana sa kahirapan kung tutuusin ang buhay namin dito Makoy. Ganoon pa man, hindi nagkulang sa pangaral ang aking mga magulang kung paano kami dapat mabuhay. Kahit mahirap lang, pero may dangal na ihaharap sa mga tao. Di kalayuan sa bahay namin ang terminal ng bus papunta sa iba't ibang lungsod at lalawigan. Ang mga jeepney naman papunta sa iba't ibang bayan. Elementary pa lang ako, pag walang pasok, naglalako ako ng paninda sa terminal at minsan naman rumarakit sa paglilinis ng mga sasakyan. Nagwawalis sa loob ng bus pagkatapos na magbabaan ang mga pasahero. Tito Makoy, kumikita ako dahil sa mga ibinibigay ng mga konduktor ng bus. Kaunti nga lang pero malaking bagay at malaking tulong na ito sa akin at sa aming pamilya. Meron rin akong kababata, kaibigan at kasama kong rumarakit. Siya si Rodian. Tito Makoy, magandang araw po pala. Tawagin mo po ako sa pangalang Malcolm. At ang kaibigan ko naman, si Rodian, hindi yan ang kanyang totoong pangalan. Pareho kami mahirap ni Rodian pero ang pagkakaiba sa amin, matino ang tatay ko at ang tatay naman ni Rodian ay kabaliktaran, lasinggo at malupit ito sa mga anak. Pero Tito Makoy, takot din ito sa nanay nila. Alam mo, sa terminal ng mga sasakyan, Tito Makoy, pwede kong sabihin na nandyan lahat ang mga tarantado, siraulo, marites at meron ding mga pokpok. At sa mga driver naman, nandyan ang sinasabi nating great lover, mayayabang, kiss and tell, maingay, madaldal at meron ding mga tahimik, mababait at matitinong mga driver. Kumpleto Tito Makoy sa terminal, wala kang hahanapin dyan. First year high school kami ni Rodian, terminal pa rin ang aming tahanan dahil nga rumarakit kami sa paglilinis ng mga sasakyan. Isa sa mga paborito naming driver ng bus ay si Kuya Timbol. Mabait si Kuya Timbol, Tito Makoy. Medyo babaero ito. Pero ang pambababae niya ay yung tipong mga babaeng pulot lansangan lang. Tamang sasabihin ko na yung mga pokpok na umaali-aligid sa terminal. Kami ni Rodian, Tito Makoy, may pahingahan sa likod ng terminal. Palibhasa, matagal na kami rito. Kilala na rin kami ng namamahala ng terminal. Kaya hinayaan kami na maglagay ng parang kubol sa likod ng terminal. Dito kami nagpapahinga. Medyo madilim ito kung gabi kasi wala talagang ilaw na sadyang nakakabit para dito. Pero isang malaking bagay na sa amin ang pagkakaroon nito kasi nakakapagpahinga kami ni Rodian kung wala kaming ginagawa. Isang gabi, Tito Makoy, tinatamad kami pareho ni Rodian. Pagod na pagod kasi kami sa maghapong paglilinis pero ayaw pa naming umuwi ng bahay kaya namamahinga kami sa aming tambayan. Dumating si Kuya Timbol sa tambayan namin. Hoy, kayong dalawa, alis, alis, dali. Ako ang mamamahinga rito. Dali. Yan ang wika at parang utos sa amin ni Kuya Timbol. Kuya Timbol naman, namamahinga kami. Sabay reklamo namin ni Rodian. Anong reklamo no dyan? Dali. Alis na, alis, alis. May bisita ako. Mga kalahating oras lang. Tapos aalis rin ako kaya dali. Bilisan nyo na, alis na kayo. Yan ang paliwanag sa amin, Tito Makoy, ni Kuya Timbol. Palibasa, kaibigan namin itong si Kuya Timbol kaya hindi na kami nagreklamo pa. Umalis na kami ni Rodian. Dumaan kami sa kabilang daanan papunta sa harap ng terminal. Tumayo kami sa likod ng aming pahingahan. Nakita namin, Tito Makoy, si Kuya Timbol pumasok sa aming kubol kasama si Rowena. Si Rowena, isa sa kilalang mga pokpok dito sa terminal. Nagkatinginan kami ni Rodian.
Ilang saglit pagkatapos na pumasok ni na Kuya Timbol sa aming pahingahan, palihim kami Tito Makoy na lumapit sa kubol. Nasilip namin si na Kuya Timbol at Rowena na magkatabi. Nag-uumpisa na ng kanilang milagro. Patuloy kami Tito Makoy ni Rodjan sa pagsilip namin kina Kuya Timbol. Nakita namin na humiga si Rowena. Ibinaba at inalis ni Kuya Timbol ang suot nitong pangibaba. Nakita rin namin si Rowena na inihanda na ang sarili para kay Kuya Timbol. Si Kuya Timbol naman ay dagli ang tumayo ito at inalis ang kanyang short at underwear. Tito Makoy, naaninag ko ang sandata ni Kuya Timbol. Ibang klase pala ang size nito, ang laki at ang haba. Nakita rin namin na pinahawakan niya ito kay Rowena. Nagkatinginan kami ni Rodjan. Pero Tito Makoy, habang pinagmamasdan ko ito, ewan ko ba kung bakit parang ang biglang sumagi sa isip ko ay ang swerte naman ni Rowena. Masisiyahan itong sigurado sa daladala ni Kuya Timbol. Parang naiinggit ako Tito Makoy. Ewan ko ba kung bakit ito ang kabaliwang pumasok sa aking isipan. Nang pumosisyon na si Kuya Timbol, hindi na nakapaghintay pa itong si Rowena kusa na itong yumakap kay Kuya Timbol. At nang sa wari ko'y nakapasok na si Kuya Timbol, kitang-kita namin ni Rodjan na si Rowena parang nadikita ng high voltage wire. Nangingisay ito Tito Makoy. Wari ko'y nasisiyahan sa bawat galaw ni Kuya Timbol. Kasi nakikita namin na napapapikit dilat ang mga mata nito. At hindi niya rin mapigilang mapaingay. Si Kuya Timbol naman parang turbo at jackhammer sa bilis ng kanyang galaw Tito Makoy. Alam mo Tito Makoy, ito ang unang pagkakataon na nakakakita kami ni Rodjan ng aktwal na pag-uulayaw ng dalawa katao. Ganoon pala yun. Parang pareho silang nawawala sa katinuan. Tuloy Tito Makoy, ang imahinasyon ko ay ano kaya kung ako ang nasa lugar ni Rowena na parang binubugbog ni Kuya Timbol. Masarap siguro sa pakiramdam. Ito ang kabaliwang imahinasyon na naglalaro sa isip ko kung bakit ba si Kuya Timbol ang pumapasok sa isip ko. At ang imahinasyon ko ay ano kaya kung ako ang pinaglalaroan ni Kuya Timbol. Ganoon pa man, patuloy kaming tahimik na nakamasid ni Rodjan kina Kuya Timbol at Rowena. Hanggang sa narinig namin si Rowena na humiling kay Kuya Timbol na huwag daw itong titigil. Si Kuya Timbol naman, buong sayang sinunod at ibinigay kay Rowena ang hinihiling niya. Hanggang sa pareho na nangingisay ang dalawa. At si Rowena kahit na pilit kinokontrol na sumigaw, pero napasigaw pa rin ito Tito Makoy. Dinig na dinig namin ni Rodjan. Alam ko pareho na nakatapos ang dalawa. Nang kumalas si Kuya Timbol ay muli ko pa rin naaninag ang kanyang sandata. Kakaibang klase talaga Tito Makoy ang itsura nito. Tahimik kami ni Rodjan na pinagmamasdan ang dalawa hanggang sa pareho na sila tumayo at magsuot at nag-ayos ng kanilang damit. Naunang lumabas itong si Rowena at ilang sandali ang agwat bago lumabas si Kuya Timbol mula sa aming kubol. Ano kaya ang ganoong pakiramdam? Kasi parang nawala silang pareho sa katinuan. Yan ang tanong sa akin ni Rodjan. Oo nga, hindi ko malaman kung bakit ganoon ang kanilang itsura. Yan ang sagot ko naman sa aming mahinang boses na pag-uusap ni Rodjan dahil sa aming nakita. Pag-uwi namin ng bahay Tito Makoy, nagpapahinga pa ako sa labas at harapan ng bahay namin. Ilang minuto lang ay dumating itong si Rodjan galing sa kanilang bahay. Naku Malcolm, lasing na naman ang tatay ko. Ayokong makita niya ako. Baka pagtripa na naman ako noon.
Maalas nga naman. Gusto ko na sanang magpahinga kasi pagod na pagod ako. Yan ang wika ang pagrereklamo ni Rojan, Tito Makoy. Eh, dito ko na lang kaya sa bahay matulog. Yan naman ang sagot ko sa kanya, Tito Makoy. Habang nagpapahinga muna kami sa labas ng aming bahay, hindi namin mapigilan ni Rodian na pag-usapan ang aming nakita kanina sa terminal, sina Kuya Timbol at si Rowena. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagpasya na kaming matulog pareho. Ang maliit na kwarto ko, Tito Makoy, ay meron itong sariling pintuan. Tapos walang papag kaya sa sahig lang ako naglalatag ng banig at merong makapal na kumot na ipinapatong ko pa rito para hindi malamigan ang aking likuran. Noong nakahiga na kami ni Rodian, patuloy pa rin na pinag-uusapan namin sina Kuya Timbol sa mahinang pananalita lang para hindi kami marinig ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Nakita ko si Rodian, Tito Makoy, nakahawak na sa kanyang harapan. Alam ko hindi ito nag-alangan sa akin kasi alam niyang nagkakaintindihan kami, magkaibigan kaming dalawa. Hinahaplos-haplos niya ito hanggang sa napagaya na rin ako sa kanya. Ilang sandali pa ay kinuha ni Rodian ang kamay ko at ipinahawak ito sa kanyang harapan. Ang laki rin pala ng kay Rodian. Alam mo, Tito Makoy, sa edad naming 13 anyos pa lang, parang masyadong malaking malaki na ito. Hindi ako pumalag at hinayaan ko siyang ipahawak ang kamay ko sa kanyang daladala. At aaminin ko, Tito Makoy, nagugustuhan ko ring humawak dito. Humarap sa akin si Rodian at niyakap ako. Dala ng kasibulan namin pareho, hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Hinalikan ko si Rodian. Gumanti siya ng halik sa labi ko at ilang saglit na palitan ng halik, ang posisyon namin ngayon ay kagaya na ng posisyon kanina ni Kuya Timbol at Rowena. Wala kaming imik pareho pero kagaya ni Kuya Timbol kanina, buong higpit akong nakayakap kay Rodian. Kupyang kupya namin, Tito Makoy, si Kuya Timbol hanggang sa parang nawala rin kami sa sarili namin. Isinubsob ni Rodian ang ulo niya sa may tenga ko habang humihingal ito ng kaunti. Kasi, Tito Makoy, mabilis kaming nakatapos ni Rodian. Masarap pala sa pakiramdam, ano? Yan ang bulong sa akin ni Rodian. Oo nga, ibang klase. Hindi ko rin maintindihan kanina ang ginagawa natin. Yan ang sagot ko naman kay Rodian. Noong gabing iyon, Tito Makoy, hindi ko matandaan kung nakailang ulit kami ni Rodian. Umalis si Rodian sa bahay noong madaling araw na kasi kinakailangan niyang maghanda papasok sa eskwela. At ang gabing iyon ay naging umpisa na rin naming dalawa ni Rodian. Madalas siyang nakikitulog sa bahay lalong-lalo na kung lasing ang tatay niya. Ang hindi magandang kalagayan ni Rodian sa kanilang pamilya dahil sa sira ulo ang tatay nito ay isa sa mga dahilan kung bakit lalo akong umaalalay sa kanya. Kasi, Tito Makoy, paminsan-minsan pinanghihinaan ng loob itong si Rodian. Pilit ko lang itong pinapalakas at sinasabihan na magtiis lang ng kaunting panahon at pag nakatapos na kami ng high school, pareho kami luluwas ng Manila para makipagsapalaran, magtrabaho at muling magpatuloy sa pag-aaral. Alam ko kasi, Tito Makoy, ako lang talaga at sa akin lang nakakahinga itong si Rodian. Mula kasi ng pagkabata hanggang sa ngayon, masasabi kong sagana ito sa suntok mula sa kanyang ama. Nakakaawa talaga itong kaibigan ko. Isang araw nasangkot sa gulo ang tatay ni Rodian sa lugar namin. Malaki ang galit ng mga nakaaway nito. Kaya napilitan ang kanilang pamilya na umuwi sa kanilang bayan. Ito'y malayo sa lungsod, Tito Makoy. Si Rodian naman nagdadalawang isip kung sasama sa kanila o hindi. Pero sa huli, naisip niyang magpaiwan sa lungsod at huwag sumama sa kanila.
At dahil nga mabait itong kaibigan ko, ang mga magulang ko na mismo Tito Makoy ang nag-alok sa kanya na sa bahay na lang namin tumira. Naging pabor sa aming dalawa ang sitwasyon kasi magkasama kami ni Rodian. Gabi-gabi Tito Makoy, para na kaming normal na mag-asawa. Gabi-gabing nagniniig sa oras ng pagtulog. Ito'y sa murang edad namin. Lalong-lalo na Tito Makoy kung nakakapanood kami kay Kuya Timbol na merong tinatrabaho sa loob ng aming pahingahan sa terminal. Nitong huli pala, nalaman ni Kuya Timbol na madalas kaming nanonood sa kanya. Pero baliwala ito sa kanya at hinahayaan niyang manood kami sa kanya. At sa kakapanood namin kay Kuya Timbol, pag-uwi namin sa bahay kung ano ang napanood namin, ginagaya namin ni Rodian sa oras ng pagtulog. Masayang-masaya kami Tito Makoy sa aming kalagayan at lihim na ugnayan ni Rodian. Isang linggo bago lumating ang graduation namin sa high school, inaya ako ni Rodian na umuwi sa bahay nila sa bayan ng kanyang mga magulang. Ito'y para masayang ibalita ang kanyang pagtatapos sa high school. At kailangang may pumunta kahit isa sa kanyang mga magulang para sa graduation ni Rodian. Tito Makoy, dito ko tuluyang nakita ang pagkasira ulo ng tatay ni Rodian. Noong papunta pa lang kami sa bahay nila, masaya ako sa aking mga nakikitang magagandang kapaligiran. Mayayabong na puno at kulay luntian sa mga taniman sa bukirin. Remote town kasi ang bayan ni Rodian kaya sariwang sariwa ang hangin dito at napakaganda talaga ng lugar. Pero ang lahat na saya na aking nararamdaman ay napalitan ng inis sa tatay ni Rodian. Alas 10 siguro iyon ng umaga nang dumating kami sa bahay nila, lasing ito. Tay, mano po? Yan ang wika ni Rodian. Ah, nandito pala yung anak kong magaling. Ano, nandito ka para ipakita mo sa akin na kaya mo ang buhay mo? Kaya mong mabuhay na wala ako, wala kami. Yan ang wika ng tatay ni Rodian. Tay, hindi po yan ang sadya ko. Yan ang sagot naman ni Rodian sa magalang na pananalita. Aba, may lakas ka ng loob na sumagot sa akin. Yan ang wika ng tatay ni Rodian na Tito Makoy medyo tumataas na ang boses gayong wala namang dapat na ikagalit. Narinig ng nanay ni Rodian ang pagtatalo ng mag-ama. Ikaw talaga Artemio, hindi na ba mababago ang takbo ng utak mo? Utak-alak na lang ba talaga? Pasalamat ka nga at anak mo'y nagsusumikap. Kasi kung sa'yo aasa yan, wala. Ano ba ang maitutulong mo? Ito ang galit na wika ng nanay ni Rodian sa kanyang tatay Tito Makoy. Ay hindi, iyang anak mong nagmamagaling, palisin mo yan kung ayaw niyang tamaan sa akin. Yan ang wika ulit ng tatay ni Rodian. Artemio, baka ikaw ang tamaan sa akin. Ayusin mo yung buhay mo. Yan ang sagot ng nanay ni Rodian kay Mang Artemio. Nakita ko Tito Makoy, ang mag-asawa na ang nag-aaway. Sabi ko nga sa iyo, ang pagkasira ulo ng tatay ni Rodian, hindi ito umuobra sa nanay nila. Pero si Rodian sa sobrang sama ng loob, sa halip na magsalita pa ito Tito Makoy, umiyak na lang siya. Kasunod naman noon ay nakita ko ring dumaloy ang luha sa mga mata ng kanyang nanay. Alam ko Tito Makoy, naaawa ito kay Rodian. Yung tatay niya naman, kung ano-ano pa ang sinasabi na hindi ko maintindihan, basta patuloy ito sa pagngangangaw-ngaw na mag-isa. Plano sana namin ni Rodian na manatili doon sa kanila ng dalawang araw. Sabado kasi Tito Makoy nang pumunta kami. Pero dahil nga sa nangyari, pakatapos nilang mag-usap ng kanyang nanay, umalis na kami ni Rodian pabalik muli sa lungsod. Dumating ang graduation namin ni Rodian, natuwa ako Tito Makoy kasi kahit papaano pumunta ang kanyang nanay. Pagkatapos ng graduation namin, merong kaunting salo-salo sa bahay. Kahit papaano kasi, nagluto ng pansit ang mga magulang ko.
Masayang masaya na kami dito, Makoy, sa munting handang ito. Pansit, sliced bread at soft drink nga lang. Pero naipagdiwang namin ni Rodian ang aming pagtatapos sa high school. Tuloy ang buhay namin. Bakasyon, buong maghapon nasa terminal kami ni Rodian, rumarakit para makaipon. Ako kasi, Tito Makoy, plano kong gumapang talaga ng pag-aaral sa college. At ganoon din ang palagi kong sinasabi kay Rodian na pilitin naming makatapos ng pag-aaral. Isang araw, Tito Makoy, naisipan kong yayain si Rodian na mag-overnight swimming kaming dalawa para kahit papaano naman mag-unwind kami, dahil nga kailangan naming ipagbunyi ang pagtatapos namin ng high school pakatapos ng 4 na taong mahabang sakripisyo at hirap. Pumunta kami sa isang mumurahing beach resort lang at umupa ng isang silid na walang aircon. Gabi nang dumating kami ni Rodian sa resort at pagpasok namin sa silid, palibhasa, Tito Makoy, ito ang pinakaunang pagkakataon namin na masulo ang lugar malayo sa mga taong nakapaligid sa amin. Si Rodian hindi mapigilan ang pananabik. Kahit pa, Tito Makoy, gabi-gabi ay palagi kaming nagniniig ni Rodian sa bahay sa aming pagtulog. Pero ngayon parang kakaibang pananabik ang mayroon itong si Rodian. Nilak ka agad ni Rodian ang pinto ng silid at inihiga ako sa tulugan. Sabay ka agad dumagan ito sa akin at di na mapigilan ang paghalik at pagyakap sa akin, Tito Makoy. Inalisan ako ni Rodian ng aking suot at sumunod noon, siya naman ang nag-alis ng kanyang saplot sa katawan. Sa unang pagkakataon, Tito Makoy, tumambad sa akin ang hubad na katawan ni Rodian. Ngayon ko lang ito nakita ang kabuuan. Maging ang kanyang maipagmamalaki, ngayon ko lang talaga buong buo at maliwanag na nakita. Kagaya rin pala ng kay Kuya Timbol. Bigla tuloy akong nanabik, Tito Makoy. Ngayong kitang kita ko ang kabuuan ng katawan ni Rodian. Kahit na ang itsura niya ay pangkarniwan lang, pero dahil nga sa buong liwanag na nakikita at nakatingin ako sa kanyang katawan, mukhang napakakisig pala nitong ni Rodian. Ngayon ko lang ito, Tito Makoy, na pagtanto. Nang humiga na rin si Rodian at tumabi sa akin, hindi ko napigilang sunggaban kaagad siya ng halik sa labi. Napayakap sa kanya ng buong higpit at buong pananabik. Hindi ko rin mapigilan, Tito Makoy, na sabihin sa kanyang, "Mahal na mahal kita, Rodian. Mahal na mahal kita." Yan ang bulong ko sa kanya. "Mahal din kita, Malcolm. Mahal na mahal din kita. Alam mo, ikaw ang pinakamahalagang tao sa akin. Salamat sa pagmamahal mo at mahal na mahal kita." Yan ang bulong niya rin sa akin, Tito Makoy. At habang pinakikinggan ko siyang bumubulong, nararamdaman ko ang init ng kanyang hininga na dumadampi sa aking tenga. Lalo itong nagpapasabik sa akin. Natuwa siya nang magkaraoke ako. Natakam kasi ako, Tito Makoy, sa kanyang microphone. At lalong nagpapagana sa aking pagkanta ang galaw ng kanyang katawan bilang reaksyon sa ginagawa ko sa kanya. Nang tumigil ako sa pagkanta, siya naman ang nagtrabaho sa akin. Ibang klase ang ginagawa niya ngayon. Sa bahay kasi, di namin magawa ito kasi hindi maayos ang aming silid tulugan. Alam ko ngayon, Tito Makoy, maingay kami pareho. Hindi namin kinokontrol ang gusto naming gawin. Binibigkas namin ang gusto naming sabihin para sa isa't isa. Lalo kaming umingay noong paparating na kami sa katapusan. Tinawag ko siya at tinawag niya rin ako hanggang sa isang mahigpit na yakapan ang ginawa namin. Nakarating na kami sa finish line. Ngayong solo namin ang lugar, dito namin na ipahayag talaga ang damdamin namin para sa isa't isa. Sa aming pribadong sandaling ito, solo namin ang lugar, na solo namin kung ano ang gusto namin gawin,
Nasilyuhan na rin Tito Makoy ang aming relasyon. Masayang masaya kami at maligaya kami ni Rodjan sa aming relasyon. Magkababata, magkaibigan, magkaramay at ngayon ay nagmamahalan. Pero Tito Makoy, nalungkot ako ng isang araw ay nagpaalam sa akin si Rodjan. Plano niya raw lumuwas ng Manila para doon makipagsapalaran, maghanap ng trabaho at mag-ipon. Gumuho ang mundo ko Tito Makoy nang marinig ko siyang nagpapaalam sa akin para pumunta ng Manila. Huwag ka nang umalis. Mas mahirap sa Manila. At isa pa, paano tayo? Mahirap sa akin ang mawalay at magkalayo tayo. Dito sa atin, kung maghanap tayo ng trabaho buong maghapon, pwede tayong pumasok sa eskwela sa gabi kahit na 10 minuto na lang ang natitira bago ang ating first period. Hindi natin kailangang maghabol ng masyado para sa ating first subject. Kasi nakikita mo naman, walang traffic dito sa atin na kagaya sa Manila. At malapit lang ang pamantasan na ating papasukan. Alam mo, sa Manila, mahirap talaga. Kaya hindi mo ba napapansin, nagbago ang isip ko. Kinalimutan ko na ang plano natin noon na luluwas ng Manila pagkatapos natin ng high school. Tutal naman, wala ka sa poder ng tatay mo, walang nananakit sa iyo. Yan Tito Makoy ang pangungumbinsi ko kay Rodjan. Sa wakas, matagumpay na nakumbinsi ko siya na huwag na lang lumuwas ng Manila. Kaya patuloy kaming magkasama at habang tumatagal ang aming relasyon, lalo kami Tito Makoy parang palaging nananabik sa bawat isa. Maswerte rin at nakahanap kami pareho ng trabaho. Pareho kami helper sa mga hardware stores sa aming lungsod. Magkaiba nga lang na hardwares ang aming pinapasukan. At tamang-tama rin, ang trabaho namin ay hanggang 5:30 ng hapon lang. Kaya nakakapasok kami sa eskwela mula 6:00 ng gabi hanggang 8:00 at 9:00 ng gabi. Pareho kami hindi full load, laging 16 units, 18 units o kaya naman 15 units lang ang kinukuha namin. Ang tanging layunin namin ay magkaroon ng college diploma at makapagtapos ng isang bachelor course. Kaya Tito Makoy, kinuha namin ay simpleng kurso lang, yung hindi ka gaanong gagastos at hindi ka gaanong mag-iisip. Pareho kami ni Rodjan kumuha ng economics. Pareho rin ang schedule namin sa eskwela. Naging maganda rin kasi nagtatrabaho kami at pumapasok. Napaayos ko ang bahay namin kahit na papaano Tito Makoy. Umuutang ako sa hardware na aking pinagtatrabahuan ng mga items gaya ng semento, yero at bakal. Baging si Rodjan naman ay nagbibigay rin ng semento, yero at plywood. Kaya naging maayos din ang tulugan naming dalawa at lumaki ito, lumuwag ng kaunti. Nang maayos ang aming silid, lalo kaming naging panatag ni Rodjan. Pag nakasarado na ang pinto, natutulog kami pareho na walang suot. Ano mang oras na gustuhin ng sino man sa amin na mag-ulayhaw, nagagawa namin ng malaya at panatag. Sa madaling salita, maganda ng kaunti ang takbo ng buhay namin ni Rodjan. Si Rodjan naman, paminsan-minsan nakakapagbigay din ng tulong sa kanyang mga magulang para pandagdag gastos sa kanilang pangangailangan at sa mga gastusin ng mga kapatid nito sa pag-aaral. Masaya rin kami na paunti-unting nakakausad sa aming pag-aaral kahit na hindi full load units ang aming kinukuha bawat semestre. At dahil nga college level na rin kami, pareho kami inilipat ng trabaho ng aming mga pinapasukan. Si Rodjan Tito Makoy, nasa inventory control na, at ako naman, ginawa ng bookkeeper ng tindahan at construction na aking pinagtatrabahuan. Tito Makoy, sadyang kay bilis talaga ng panahon. Nakita na lang namin ni Rodjan na nasa huling semestre na pala kami ng aming pag-aaral sa college.
Ilang buwan na lang ay pareho na kami magtatapos. Ngayon pa lang ay masaya naming pinagpaplanuhan ang darating na araw at napag-usapan na rin namin ang aming balak na mangibang bansa pagkatapos naming graduate ng college. Lahat na sakripisyo at hirap, nalampasan at nakayanan namin. Kasabay ang aming kapit kamay na pagmamahalang lihim sa mga taong nakapaligid sa amin. Kami ang naging sandalan ng bawat isa sa amin. Isang umaga paggising namin, nakita ko si Rodjan na nakahawak sa kanyang ulo. Masakit raw ang ulo nito kaya hindi siya papasok sa trabaho. Binigyan ko siya ng gamot para sa sakit ng ulo tapos bago ako dumiretso sa aking trabaho, Tito Makoy, pinuntahan ko muna ang tindahan kung saan nagtatrabaho si Rodjan. Ipinalam ko sa kanyang mga amo na may karamdaman ito at hindi makakapasok. Pagbalik ko noong gabi galing ng eskwela, nakahiga pa rin si Rodjan, masakit na masakit pa raw ang kanyang ulo. Tiningnan ko siya, Tito Makoy, kung merong lagnat. Wala naman at normal naman ang kanyang body temperature. Noong natutulog na kami, siyempre yakap-yakap ko siya para kahit papaano maibsan ang sakit ng ulo na kanyang nararamdaman. Pero Tito Makoy, napansin kong umiiyak si Rodjan. Tinanong ko siya kung bakit. At ang sagot niya sa akin ay, ang ulo niya raw masakit na masakit, di niya kayang tiisin ang sakit nito. Dahil dito, Tito Makoy, nagdesisyon kami ng mga magulang ko na dalhin siya sa ospital. Tumawag ako ng tricycle at nagpahatid kami sa ospital. Pagkatapos ng mga inisyal na pagsusuri, binigyan mo na si Rodjan ng pain reliever. Kinabukasan na ginawa ang CT scan at ilan pang mga pagsusuri. Tito Makoy, kinakabahan ako kasi tinanong ako ng doktor kung nasaan raw ang mga magulang o kamag-anak ni Rodjan. Sinabi ko sa doktor na nasa ibang bayan at sa amin nakatira si Rodjan. Kaya kung ano man ang pwedeng advice na gusto niyang sabihin sa akin, pwede niyang sabihin sa akin iyon. Pero tumanggi ang doktor at ang sabi niya sa akin, kailangan daw nila ay ang immediate family mismo ang makausap. Kinakabahan ako, Tito Makoy, sa pananalitang ito ng doktor. Dok, bakit po? Malala po ba ang kalagayan ng kaibigan ko? Yan ang tanong ko sa doktor. Yung kausap ko, Tito Makoy, na doktor, hindi ko matandaan kung neurosurgeon iyon. Pero parang neurosurgeon yata. Hindi ko na talaga matandaan. Sumagot siya sa tanong ko. Medyo mahirap, hindi basta-basta at komplikado ang kalagayan at sakit ng iyong kaibigan. Yan ang sagot sa akin ng Dr. Tito Makoy na nagpalumo sa akin. Doon pa lang, Tito Makoy, naiyak na ako. Kaya pinakalma ko muna ang sarili ko bago ako bumalik sa higaan ni Rodjan. Nang bumalik ako doon, nakita kong relax na relax itong si Rodjan. Sa tingin ko, umiipikto pa ang pain reliever na ibinigay sa kanya ng mga doktor. Hindi masakit ang ulo nito kaya relax ito at ngumingiti sa akin. Malcolm, ano ba ang sabi ng mga doktor? Yan ang tanong sa akin ni Rodjan. Ay wala pa, sinosorry pa nila kasi gusto nilang masiguro ang tamang findings sa mga scan na ginawa sa iyo. Yan ang wika ko sa kanya. Hindi, Malcolm. Hindi ba sinabi nila sa iyo na baka meron akong tumor sa utak? Yan ang tanong sa akin ni Rodjan, Tito Makoy, na ikinabigla ko talaga. Paano mo naman nasabi yan? Yan ang tanong ko sa kanya. Malcolm, matagal ko nang nararamdaman ito at nag-research ako tungkol sa tumor sa utak. Ang mga sintomas na nararamdaman tungkol dito at alam mo ba yung mga nararamdaman ko? Lahat sinasabing iyon ang sintomas ng merong tumor sa utak. Yan ang wika sa akin ni Rodjan na kalmadong kalmado, Tito Makoy. Eh bakit di mo sinabi noon pa?
Bakit ka naglihim? Sana naagapan niyan, Ruth, dyan. Yan ang wika kong paninisi sa kanya. Alam mo, mahal kong pinaliwala ko kasi alam ko naman na wala rin itong kahihinatnan. Doon rin ako pupunta. Yan ang wika sa akin muli ni Rodja na relax na relax. Sira ulo ka pala. Kung noon pa sinabi mo yan, baka naagapan pa. Bakit mo tinago? Yan, Tito Makoy, ang tanong ko kay Rodja na hindi ko na, Tito Makoy, maitago na umiiyak ako. Pinuntahan ko muli ang doktor ayon na rin sa pakiusap ni Rodjan at pagdating namin, kasama ko ang doktor. Dok, sa akin nyo na po muna sabihin ang resulta ng examination nyo. Kasi po ayokong malaman ng mga magulang ko, lalong-lalo na ang nanay ko. Tumor po ba sa utak ang sakit ko? At gaano na po kalala? Yan ang diritsahang tanong ni Rodjan sa Dr. Tito Makoy. Dahil dito, hindi na nakatanggi ang doktor at sa pakiusap na rin ni Rodjan, tinapat na kami. Masyado na palang malaki ang tumor sa utak ni Rodjan. Mas ilang operasyon na ang kailangan at hindi na rin nakakasiguro. Ngumiti itong si Rodjan, Tito Makoy, nang marinig ang sabi ng doktor. Pero ako, Tito Makoy, para akong sinasakal sa aking pakiramdam. Kasi hindi ko kayang tanggapin na ganito ang sasapitin ni Rodjan. At pag-alis ng Dr. Tito Makoy, yakap-yakap ko si Rodjan. Hindi ko mapigil ang pag-iyak ko. Malcolm, okay lang yan. Huwag kang umiyak. Ako nga, relax lang. Yan ang wika sa akin ni Rodjan, Tito Makoy. Rodjan, alam mo naman baga kung sino ka sa akin, kaya hindi ko matatanggap ito. Hindi ko to kayang tanggapin. Alam mo yan, Rodjan. Alam mo kung sino ka sa akin. Yan ang wika ko sa kanya. Maraming salamat, Malcolm, at tandaan mo, mahal na mahal din kita. Dadalhin ko ang pagmamahal na ito kahit saan. Pakisabi pala kina Tito at Tita sa pamilya mo na maraming salamat sa pagkupkup nyo sa akin. Yan, Tito Makoy, ang pananalita sa akin ni Rodjan na parang namamaalam na, Tito Makoy. Umuwi muna ako ng bahay at pinakausapan ko ang nanay ko na bantayan muna si Rodjan kasi kailangan kong puntahan ang mga magulang nito sa ibang bayan. Hapon na, Tito Makoy, nang dumating ako sa bahay ng mga magulang ni Rodjan. Ganoon pa rin si Mang Artemio lasing kung ano-ano ang sinasabi pagdating ko. Pero nang sabihin ko sa nanay ni Rodjan na nasa ospital ang kanilang anak at kailangan nilang sumama sa akin, parang biglang nawala ang kalasingan ng tatay ni Rodjan. Nagmadali kaming makaabot sa last trip pabalik sa lungsod. Nanay lang muna ni Rodjan ang kasama ko at ang isang kapatid na babae ni Rodjan. Susunod na lang daw si Mang Artemio. Gaya ng inaasahan, pagdating namin sa ospital, bumaha ng luha. Si Aling Minda, Tito Makoy, siyempre nanay yun, iyak ng iyak habang yakap-yakap si Rodjan na nakahiga. Pilit naman siyang pinapakalma ng nanay ko. Nakita ko pa nga ang dalawang nanay na magkayakap habang nakaupo ito at iyak ng iyak si Aling Minda. Sa ilang araw, nakausap sila ng mga doktor. Palaging ang rekomendasyon ng mga doktor ay dalhin sa Manila para operahan. Medyo nga lang malaki-laki ang gastusan. Naisip namin na ilapit ito sa PCSO para makahingi ng tulong. Maging ang employer ni Rodjan, nangako rin na tutulong sa pagpapagamot. Pero Tito Makoy, si Rodjan, siya na mismo ang hindi pumayag. Sayang lang daw ang gastos at pagod at nararamdaman niyang wala nang silbi ang mga ito. Habang nasa ospital si Rodjan, palaging paglabas ko ng eskwela, sa ospital muna ako dumidiretso. Isang gabi, habang naroon ako, lumabas muna ang nanay ni Rodjan at naiwan kaming dalawa sa silid. Rodjan,
Pumayag ka ng dalhin sa Manila. Gagaling ka pa, alam ko. Nararamdaman ko na gagaling ka pa. Yan ang pakiusap at pangungumbinsi kong muli kay Rodjan Tito Makoy. Malcolm, kung sakali bang gumaling ako, papayag ka bang tuluyan na akong manirahan sa bahay niyo? Yan ang tanong sa akin ni Rodjan. Siyempre naman, para magkasama tayo. Alam mo Rodjan, mula pagkabata tayong dalawa na ang magkasama. Ngayon pa ba ako papayag na magkahiwalay tayo? Yan ang sagot at wika ko kay Rodjan. Ngumiti ito Tito Makoy at hinimas-himas niya ang ulo ko, ginulo niya ang buhok ko. Basta Malcolm, alam na alam mo naman kung sino ka at ano ka sa akin. Palagi mo yang tatandaan. Yan ang wika sa akin ni Rodjan at nakita ko Tito Makoy na maaliwalas ang kanyang kondisyon. May mga ngiti akong nababanaag sa kanyang mukha. Kinabukasan, masaya akong pumasok sa trabaho kasi nakikita kong makukumbinsi namin si Rodjan na dalhin sa Manila para maoperahan. Ito'y makalipas ang mahigit 3 linggong pagkakakonfine niya sa ospital. Yung pera Tito Makoy, alam ko at iniisip ko na mahahanap na lang yan. Bahala na. Basta ang importante sa akin, importante sa amin ay madala sa Manila si Rodjan at doon mapa-operahan. Paglabas ko ng trabaho Tito Makoy, papasok na ako sa eskwela, biglang dumating si Mang Artemio doon sa aking pinagtatrabahuan. Hinahanap raw ako ni Rodjan. Kaya sa halip na sa eskwela ako dumiretso ay sa ospital ako tumakbo Tito Makoy kasama si Mang Artemio. Pagdating ko sa ospital, tulog o di ko sigurado kung basta lang nakapikit ang mga mata ni Rodjan. Hinawakan ko ang kanyang kamay, dumilat ang kanyang mga mata at ngumiti sa akin Tito Makoy. Natuwa ako nang makita ko siyang ngumiti. Pero sa likod ng aking tuwang nararamdaman Tito Makoy, iba ang pakiramdam ko, kinakabahan ako. Kaya niyakap ko siya, yakap na mahigpit na mahigpit. Yumakap din sa akin itong si Rodjan. Gagaling ka Rodjan, dadalhin ka namin sa Manila. Kailangan gumaling ka, gagaling ka. Yan ang wika ko sa kanya. Salamat Malcolm, salamat, salamat talaga kasi nandyan ka. Yan ang wika sa akin ni Rodjan habang mahigpit ang aming yakapan Tito Makoy. Siyempre naman Rodjan, magkasangga tayo mula pa pagkabata. Kaya dadalhin ka namin sa Manila. Dadalhin ka namin, papaoperahan ka namin at gagaling ka. Gagaling ka Rodjan. Yan ang paulit-ulit na wika ko sa kanya Tito Makoy habang mahigpit akong nakayakap sa kanya. Pero Tito Makoy, makalipas ang ilang sandali, napansin kong lumuwag ang pagkakayakap sa akin ni Rodjan. Tiningnan ko ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata Tito Makoy, nakapikit na muli at ang kanyang ulo Tito Makoy, lupay-pay na. Rodjan naman bro, lumaban ka. Lumaban ka, huwag ganito. Lumaban ka bro, gagaling ka pa. Ito na lang Tito Makoy ang nabigkas ko at sa aking mga binitiwang salita, umingay na sa loob ng silid, umiiyak na ang nanay ni Rodjan at ang kapatid nito. Nagtakbuhan rin ang mga nurse at doktor para i-revive si Rodjan. Magalipas Tito Makoy ang ilang sandali na pagpupumilit at pagsusumikap ng mga doktor na ma-revive si Rodjan. Wala na Tito Makoy. Wala na si Rodjan. Iniuwi si Rodjan doon sa bayan nila at doon inilibing. 3 araw at 3 gabi bago ang libing niya, nandoon ako sa kanila. Alam mo ba Tito Makoy, parang gusto kong hambalusin ng bakal si Mang Artemio. Kasi malaki ang paniniwala ko na ang isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng tumor sa utak ni Rodjan ay ang mga pananakit ni Mang Artemio
mula noong bata pa si Rodian. Yan ang pumapasok sa isipan ko, Tito Makoy. Ewan ko lang kasi wala akong alam sa mga medical cases, pero yan ang duda ko. Pero Tito Makoy, naibsan ang galit kong iyon nang makita kong magang-maga ang mga mata ni Mang Artemio sa kaiiyak nito sa pagpanaw ni Rodian. Lumipas ang mahigit 2 buwan, maswerteng nagtapos ako sa kursong economics. Pumunta sa bahay namin para sa graduation ko ang nanay at kapatid ni Rodian. Dahil Tito Makoy, inimbita talaga namin ito na pumunta sa bahay at para kunin din ang mga gamit na naiwan ni Rodian sa bahay. Hindi ko, Tito Makoy, maramdaman ang kasiyahan ng aking pagtatapos. Kasi yung inaasahan kong salo-salo at pagdiriwang sa bahay para sa aming dalawa ni Rodian, gaya noong magtapos kami ng high school, hindi na nangyari. Hindi na umabot si Rodian bago pa kami graduate. Kinabukasan noong kailangan ng umalis ni na Aling Minda para umuwi sa kanilang bahay, ang bahay namin, Tito Makoy, napuno ng iyakan. Maging ang pamilya namin kasi apektadong apektado sa pagkawala ni Rodian. Hindi na iba sa amin si Rodian. At habang papaalis si na Aling Minda, dala-dala ang mga gamit ni Rodian. Hindi ko, Tito Makoy, mapigilang humagulhol. Tuluyan nang nagwakas ang pangarap namin ni Rodian. Natapos at nawala na ang lahat-lahat sa amin. Tito Makoy, yung taong minahal ko, yung taong tinutulungan kong lumaban sa buhay at lubaban nga sa hamon ng buhay, hinarap niya ang hamon ng buhay mula pagkabata. Ngayon, lahat na sayang ang pakikipaglaban na kanyang ginawa. Gabi-gabi, Tito Makoy, hanggang ngayon, umiiyak ako kahit na ilang taon na ang lumipas. Tuwing matutulog ako, naroon pa rin ang pangungulila ko kay Rodian. Nagkakasya na lang ako na humahalik sa larawan niyang itinatago ko hanggang ngayon. Pilit akong nagkukunwari na kasama ko siya, katabi ko pa rin sa aking tulugan. Tito Makoy, marami ang nagsasabi na mag-move on na ako. Napakadaling sabihin ang bagay na iyon, pero napakahirap gawin. Masasabi ko yan kasi ito ngayon ang aking nararamdaman at ang aming pinagsamahan ni Rodian, ang aming pagmamahalan, talagang hindi mo masusukat ang pinagmulan at kung gaano ito kalalim. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Maraming maraming salamat po sa pagbabahagi mo ng aking kwento dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Malcolm. Maraming maraming salamat, Malcolm, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sang-ayon ako sa sinabi mo na ang pag-move on ay napakadali talagang sabihin. Pero kung ikaw na ang nasa sitwasyon na yan, masasabi mong hindi madaling gawin, napakahirap na gawin. Ganoon pa man, wala tayong magagawa, naroon na, sumakabilang buhay na si Rodian at kailangan mo rin talagang buuin muli ang sarili mo. Kaya paunti-unti mag-move on ka na at alam ko naman at siguro nararamdaman mo rin na si Rodian masaya kung makita kanyang nagtagumpay at matupad at abutin mo ang mga pinapangarap nyo noong magkasama pa kayo, noong nabubuhay pa si Rodian. Sa muli, maraming maraming salamat. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming maraming salamat po.